Ipinirito muna natin ang pansit canton. Hayaan itong maging crispy. Pagkatapos, ay nilagyan natin ng paborito nating mga toppings na pang pansit. Pakinggan nyo. Kung ganito ang kakainin mo, ano kaya ang masarap na ipantulak dito para hindi ka mabulunan? Let's get it on! Ang gamit natin dito ay yung pansit canton noodles. Plus meron din tayong crab and corn. So ang gagawin natin ay pipirito muna natin yung ating pansit canton sa napakalakas na apoy. Ito ay para ma-achieve natin yung crispiness na ating hinahanap dito. Makikita nyo, mabilis lang yan. Para ka lang nagpipirito ng prawn cracker na pag ito ay lumobo na, eh hanguin mo na dahil malutong na yan. Ilagay natin sa paper towel para madrip ang mga excess oil. Ganon din ang gagawin natin sa isa pa. Pwede din naman kayong gumamit dito ng ibang noodles na gusto ninyo. Pitpitin muna natin ang ating bawang at hiwain natin ito ng maliliit. Sunod na natin dito ang sibuyas. Hiniwa na din natin ang repolyo, carrots, green beans. At ipirito naman natin squid balls at kikiam. Ikaw, ano ang paborito mong inilalagay sa pansit kapag ikaw ay nagluluto nito? Nagbukas na rin tayo dito ng maliit na lata ng mushroom na hiniwalay natin ang kanyang sabaw. Sa isang pan ay maglagay tayo ng konting mantika at mag-isa na tayo. Unahin na natin ang sibuyas na napakamahal. Kaya nga konti lang ay inilagay natin eh. Isunod na natin ang bawang. Naglagay din ako dito ng hipon. Pwede nyo namang palitan yan kung anong karne ang gusto ninyo. Then yung mushrooms na igigisa na rin natin. Naglagay tayo dito ng patis, garlic powder, ground black pepper. Then isunod na natin ang carrots dahil matigas ito, kailangan nating unahin. Nilagay na rin natin dito yung sabaw ng mushroom. Naglagay tayo ng 1 cup ng tubig. At this point ay pwede na natin ilagay yung crab and corn natin. So ito yung magpapasarap dito sa ating pansit canton. Ilagay na rin natin ang ating mga gulay. Nandyan ang green beans, ang repolyo at haluin natin ito. Nagdagdag ako dito ng konting tubig kasi medyo malapot yung ating sauce. Pagluto na ang mga gulay, pwede na natin yung hanguin at ilagay na natin dun sa ibabaw ng ating crispy noodles. I-ready mo na ang tinidor mo dahil... And there you have it kay Indie Nation, mga kadadelicious. Ito yung ating version ng crispy pansit canton noodles. Ang all-time favorite nating mga Pinoy na pansit canton, nilagyan natin ng panibagong twist. Sa sarap at lasa at sa lutong ng noodles, parang kumakain ng chicharon.